Tapos na po tayo sa direct opposition. Dito naman po tayo sa distant opposition. Kailangan po, add numbers po yung space natin between sa two kings, no? Kapag distant opposition po. Kailangan 5 squares apart, tapos 3 squares apart po, no? Paano po natin gagawin yon? King B2 po. Bilangin po natin kung ilang squares, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa atin po yung opposition. Pag nag King B7 po, King B3 lang po tayo. Bilangin po ulit natin. 1, 2, 3. 3 squares. Ibig sabihin po, nasa atin po yung opposition. Pag nag King B6 po, King B4 lang po tayo. So, napunta na po tayo sa direct opposition. King C6, King C4, King D6, King D4. Paulit-ulit lang po. King E6, King E4, King F6, King F4. So, ganun lang po ulit gagawin natin. Ulit-ulitin lang po natin. Tulad po dun sa naituro ko po sa direct opposition. Pa-oppose po tayo, tapos kapag may binakanting score po yung kalaban natin, kukunin lang po natin. Tapos hanggang sa umabot po tayo sa position na king on the 6th rank, tapos pawn on the 5th rank po, no? Pag napunta na po doon, theoretical win na po. Pero mas recommended ko po na king C2 na lang po. Kuwari, nag-distant opposition po siya sa atin. Bilangin po natin, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, nasa kanya po yung opposition. Pero, King D3 lang po tayo. Sorry po. King D7 po. King E4. So, nasa kanya yung opposition. Pero, meron po tayong waiting move. F3. Yan po yung waiting move natin. So, nasa atin na po yung opposition. King G6. King E5. So, paulit-ulit lang po. Pag nag-King G5 po siya, nasa walking the dog theory na po tayo. F4. King G6. King E6. King G7. F5. King F8. King F6. So, theoretical win na po yan. I-explain ko na rin po sa inyo kapag nauna po itira yung pawn bago po yung king, no? Balik po natin. F4. Maabutan po kasi ng black king po yan, no? So, paano po natin malalaman? Dadagdag ko na buti ito yung rule of square. Para madalihan po kayo, mag-imagine lang po tayo ng linya mula sa pawn natin, papunta po dun sa promotion. Drawing po natin. Tapos, linya po mula sa pawn natin, kung nasang rank siya. Yan po. So, ganyan po natin titingnan kung abot ba yung king ng kalaban natin. Gagamitin po natin yung rule of square. King C7, F5, King D6. So, drawing na po natin. Mula sa pawn, papunta sa promotion. Tapos kung nasang rank siya. So, kita po natin na yung king po ng kalaban nasa loob po ng triangle ng pawn natin. Yun po yung ibig sabihin po nun, aabot po siya. Ito po yung pangalawang example ng rule of square natin. So, F4. So, sabi ko nga po kanina, gagawa po tayo ng
line mula sa pawn natin papunta po dun sa promotion. Yan po. Tapos linya mula sa pawn kung nasang rank siya. Yan po. Kung yung black king po makakatapak po dyan sa triangle po nung pawn, ibig sabihin po aabot po siya sa pawn, no? Kung nasa ganitong posisyon po pero white to move, hindi po aabot yung black king, no? Dun sa pawn natin, dahil pupush lang natin yung pawn tapos makaka-promote po tayo ng queen. Yeah, king c4, f5, king d5, f6, king e6. Huwag niya pong intindihin yung king natin sa a1, no? So, ganyan lang po natin malalaman kung aabot ba yung king ng kalaban dun sa pawn natin. Gagamitin po natin yung rule of square para hindi na po tayo mahirap po mag-calculate.